To everyone na nagtatanong yung news na may kinalaman ako sa masamang bagay, pakibasa ng maigi kung ano yun yung mga nababasa nyo. Kasi imposible akong namasukan. Hindi ako namasukan kahit kailan. So imposible yung general manager ako ng isang kumpanya. Never ko naging post yun. So yung sa mga naninira, huwag kayo basta-basta nagpapaniwala. Kasi mga taong kilala niyo talaga ako, I think kayo naman magsasabi kung mabait akong tao o salbaya akong tao. Yun lang, ha? Yun lang. Importante to. Pangalan ko. Salamat. So, ayun. Napanood nyo na. Sumagot na si Mr. Brenchong patungkol po dyan sa issue kung saan nasangkot ang kanyang pangalan sa isang kaso daw po ng drug smuggling. So, eto. Nilinaw niya na at na-gets ko yung sinabi ni Sir Brenchong, ha, yung patungkol dun sa kailanman hindi siya namasukan o magiging tauhan ng isang kumpanya. Eh, yun nga po yung allegedly, siya nga daw po daw ay isang general manager nitong Fortune Yield o kung di matanda, ano pangalan ng kumpanya na yon na consignee nitong mga nahuli na drug. So, malinaw na sinagot ito ni Mr. Brenchong at mabuti na lang at sinagot niya ito kasi marami talaga ang nagtatanong, pati sa akin, marami din na nagtatanong kung ano nangyari kay Mr. Brenchong. So, ayos yan, yung pagsagot niya na yan para maliwanagan ang mga tao. At sana, yung mga naninira sa kanya, kasi syempre, negosyante, Laika app, diba? Ang alam ko, pati Mobile Legend, tapos may Tim Horton pa, World Balance, syempre, maraming mga naninira sa mga ganyang negosyante. So, eto siguro, baka etong news article na ito ay binayaran ang billionaire.com para gawin itong article na ito para sirain ang isang Bernard Chong o Bren Chong. Ngayon, so ayos yun. At least malinaw na, di ba? What's up mga tropa peeps?